growing up, it's really hard to be being a trans kasi hindi lahat naman po ng tao maiintindihan kung ano ka at matatanggap ka po agad-agad kung ano po ba ang isang transgender or being a LGBT ano po member. Ano po. Lahat naman po kasi hindi naman po makukuha natin ang simpatya ng isang tao or what do you call this man? Yung acceptance po agad para sa isang kagaya po namin. Dahil na kandidatang. Hello po, ako po si Lars Velasquez, pero you can call me Ate Lars kasi yun po ang tawag sa akin usually ng mga friends ko at saka dito po sa lugar namin. Actually ako na po ay 34 years old and I'm from Caloocan City pero dito na po ako nakabase sa Caloocan City. Okay. At age of 7 years old po alam ko na po na, in my heart po alam ko na po na gay po ako. But my transformation po talaga is started at when I was 21 years old po. Sa umpisa yung nanay ko po alam na po talaga na gay po ako but my father in his side naman parang inunti-unti niya po akong tanggapin at sa mga kapatid ko naman yung mga tumanggap sa akin ng una yung mga babaeng kapatid ko po bago yung mga lalaking siblings ko. Ano po, nag-aral po kasi ako sa Fatima Valenzuela po. Ngayon, dati po kasi, hindi pa nila allow yung mga transgender na mag-crossdresser po dyan sa school namin na pumasok na mag-BS pang babae po. Way back 2005 po kasi nag-isa po ako ng pag-aaral ko. Kasi nung time na po yun, ang gupit ko pa lang po eh, pang baklang ano pa lang po, discreet. Tapos kaya nag-stop po ako at age of 21 and then I'll back this year lang po, nag-back to school po ulit ako bilang isang transgender na po ayun. Happy kasi yung sa school po namin, tanggap na po nila yung kagaya po namin. Kasi bata pa lang po ako, pangarap ko rin pong ganyan sumali po pero in my part po, wala pa akong experience sa pagsali-sali po sa ganyang pageant, hanggang sagasagala lang po talaga ako. Kaya pag nakikita ko yung mga kabataan, yung mga minors lang po na mga bata pa lang po na mga trans men, yung mga backlash na mga bata pa lang, parang nai-inspired po kami na parang gusto nilang maging isang beauty queen po someday kasi sa barangay usually pag fiesta-fiesta po, uso po talaga ang mga ganyang event. Sinasabi nila, lumalapit sila sa amin bilang dalawa po kaming taga dito sa lugar namin. Na gusto nilang magkaroon po ng ganyan o maka-experience po ng ganyan. Minsay ko po sa mga kapwa LGBT ko na trans na gaya po namin. Okay lang po na maging bakla as long as na wala ka pong ginagawang masama at tinatapakan ka ako. Be who you are na wag magalipusta or whatever na parang makakasama ka sa ibang tao. Sa mga straight people naman po, sa being natin sa panahon na po natin ngayon, dapat po wag po nating maliitin or i-bully or i-down ang mga kagaya po namin, mga bakla or transgender kagaya po namin. Kasi hindi naman porke bakla po ang isang tao ay masama na pong tao.